Shoutout ko lang po yung nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Kankaro Hinata. Aswangan na boss. Shoutout. Sandian. Aizel Devi. Maraming salamat po. Shoutout sa iyo. Hello Sir Casper, itago mo na lang ako sa pangalang John Paul. Nakatira po ako sa Fortune Marikina. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari po ito sa San Mateo Rizal. Nang minsan, nagkaroon ako ng nililigawan palang na babae noon. Taong 2007 po ito nangyari. 16 pa lang ako noon. Sa ngayon po kasi ay nasa 30 na ako. Isa po akong jeepney driver, sir. Yung biyaheng stop and shop to Fortune Marikina. At dumadaan din kami sa Cubao. At pasensya ka na, sir, kung pambabae yung ginamit kong account. Sa asawa ko po kasi ito. At yung pambabae na pangalan na nag-comment sa isa mong video, ako din po iyon. Pasensya na ulit, sir. Natawa lang ako kasi ma'am yung tawag mo sa akin. Heto na po. Simulan ko na. Bago po ako naging jeepney driver, ay naging konduktor mo na ako dito. Yung bang nasa harap lang ako nakaupo sa tabi ng driver. Tapos ako yung taga-abot ng bayad at panukli. Aminado ako, sir, na mababa lang ang pinag-aralan ko. Kaya't kontento na ako sa ganitong trabaho. Okay lang naman. Kahit papano, masaya na. Kasi kumikita naman ako. Hanggang sa dumating ang panahon na magpapasko. At sa parang Marikina, may mga peryahan na nun. Kaya isang gabi, naisipan na may magkakabarkada na magliwaliw doon. Nung ando na kami, ilang minuto lang ang lumipas, may biglang umagaw ng atensyon ko. Isang babae na maganda at tahimik lang itong nakaupo sa isang tabi. Ilang minuto ko din siyang pinagmasdan hanggang sa napansin ako nito na nakatingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin na labis kong ikinatuwa. Ewan ko ba, pero parang may nagtulak sa akin na lapitan ko ang dalagang ito. Pagkalapit ko dito, saktong-sakto naman na hindi ito suplada. Nagpakilala ko sa kanya at ganun din siya. Itago na lang natin sa pangalang Sandra. Kaya pala siya naroon. Kasama niya ang mga anak ng amo niya. Biyernes at Sabado lang ng gabi kung magpunta sila sa nasabing perya. Gawa na, may mga pasok yung mga anak ng amo niya. Siya naman ay namasukan bilang kasambahay sa parang Marikina. Sa ilang oras naming pagkukwentuhan, biglang nagyaya ang mga kasama ni Sandra. Akala ko nga noon, maliliit pa lang ang mga anak ng amo niya. Yun pala, nasa high school na ang mga ito. Naging masaya ang gabi ko na yon dahil kay Sandra. Kaya naman, tuwing Biyernes at Sabado ng gabi ay hindi ako pumapalya sa pagpunta sa piriyahan. Makausap at makita lang si Sandra. O, nang beses din kasi akong na-inlove noon, kaya patay na patay ako sa kanya. Hanggang dumating ang simbrek noon, buwan ng Disyembre iyon. Malaya na si Sandra na lumabas gabi-gabi. Dinala ko siya sa riverbank noon at tuwang-tuwa naman siya. Dito din ako nagtapat sa kanya
ng nararamdaman ko. Subalit nabigo ako. Ayon kasi sa kanya, kilalanin ko muna daw yung mga magulang niya bago niya ako sagutin. Yun daw kasi ang patakaran ng pamilya nila. Kaya naman nagplano kami na uuwi sa kanila para naman makilala ko sa personal ang mga magulang niya. Kaya sa loob ng isang linggo, nag-ipon ako ng pera noon para kung sakaling may inuman na magaganap, may mailabas akong pera. Dumating yung araw na napagkasunduan namin. Ilang araw na lang noon ay Pasko na. Bumiyahe kami, isang jeep at dalawang tricycle na sakay. Una pa lang ay napansin ko na agad sa lugar na medyo liblib na ito. At bundok-bundok yung dinadaanan namin. Naglakad pa kami ng ilang minuto bago makarating sa pinakamismong bahay nila. Nung andun na kami, ay di ko gusto ang karakas na magulang ni Sandra, pati ang dalawang kapatid niya na lalaki na mas matanda pa sa amin. Ewan ko ba, pero ang sama nila kumakatingin sa akin. "Tay, Nay, si John Paul po, manliligaw ko," wika ni Sandra sa kanila. Agad akong lumapit sa mga magulang niya para magmano. Subalit parang napahiya pa ako kasi hindi man lang pinaabot yung mga kamay nila para makamano ako. "Sige Sandra, asikasuhin mo muna ang bisita mo. Huhulihin lang namin yung manok ng kuya mo," saad ng tatay ni Sandra. Ako naman ay nakaramdam ng pagkailang. Para bang hindi ako welcome sa pamamahay nila. Kung hindi lang magtatakip silim noon, ay uuwi na lang sana ako. Pero iniisip ko rin si Sandra, baka magtampo siya sa akin. Bandang alas 8 na ng gabi, saktong-sakto, naluto na yung tinulang manok. Naghain agad yung nanay ni Sandra. Nung nag-umbisa na kaming kumain, pansin ko na si Sandra lang ang gumawa ng sausawan. Toyo at sili lang iyon. At nung natikman ko yung tinola, matabang ito. Halatang hindi tinamplahan na kahit anong panimpla. Subalit mabango pa rin ito kasi native na manok siya. Kami ni Sandra ay nagsalo sa isang mangkok na ulam at yung mga magulang at dalawang kapatid niyang lalaki. Nagsalo naman sila sa isang mangkok din. "Chan, lagyan ko ng toyo yung sabaw ha. Matabang kasi, bawal sila." "Ah, sige lang Sandra." Sa isip-isip ko, kaya pala hindi rin sila sumawsaw sa sausawa na ginawa ni Sandra. Hindi ko na lang tinanong si Sandra noon kung bakit bawal. Hindi naman kasi ako yung tipo na nakikiosyoso sa mga komplikadong bagay. Pagkatapos namin kumain, akala ko ay kausapin ako ng mga magulang ni Sandra tungkol sa aming dalawa. Pero mali pala ako. Nagpahinga lang kami saglit noon, tsaka pinatulog na kaagad. Ang nakakapagtaka lang noon, may dalawang kwarto yung bahay nila. Tapos ang gustong mangyari ng magulang niya, kami lang ni Sandra sa kabilang kwarto at silang apat naman sa isa pang kwarto. Ang sabi pa nun sa akin ng tatay niya, sa oras na makapasok ako sa kwarto, huwag na daw akong lumabas. Kung maiihi man ako, ay may arinola naman at may tubig na din doon sa loob kung sakaling mauuhaw din ako. Medyo nagtataka ako bakit ganun sila. At isa pa, hindi ko pa kasintahan yung anak nila
ay pinagtabi na kami. As in tabi talaga. Yung tipong pwede kayong magyakapan o mas higit pa. Basta Noy, walang ibang mangyayari sa inyo ng anak ko ha, kundi tulog lang. Huling sabi ng tatay nito sa akin. Opo tito, masusunod po. Sagot ko naman. Nung nahiga na kami ni Sandra, hinawakan niya agad ako sa kamay. Maya-maya, bumulong siya sa akin. Jan, ilagay mo yung mga nakakarton na damit sa bandang pintuan. Tapos i-check mo yung mabuti yung mga bintana kung nakasara na. Wika niya sa akin. Bakit Sandra? Basta huwag ka ng maraming tanong. Gawin mo na lang. Pagkatapos kong nagawa, pinatay ko na yung lampara. Medyo nakaramdam ako ng pagka-excite. Subalit sa edad kong 16, ay ito ang unang beses na nakatabi ako ng babae sa higaan. Muntik na akong matukso nun. Buti na lang ay dinapuan ako ng nerbiyos. Ewan ko ba kung ba't ganon yung nangyari sa akin nun. Ang nasa isip ko nun, ang kinin ko ng pasikreto si Sandra. Ngunit nung yumakap sa akin si Sandra, ay bigla na lang akong nanginig. Yung mga paa ko, kusa itong sumisipa ng bahagya. Yung feeling na para kang nilalamig. Ganun yung nangyari sa akin. Tapos sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sa madaling salita, umatras ang pagkalalaki ko. Nang kailaliman na ng gabi, narinig kong bumukas yung pinakapintuan ng bahay. Tapos parang may sunod-sunod na yabag papalabas. Ilang minutong lumipas, parang nagbubulungan ang mga ito. At maya-maya pa, nakarinig ako ng pagaspas. Alam kong hindi ito ordinaryong pagaspas kasi parang galing ito sa malaking pakpak. Segundo lang ang lumipas, sunod-sunod na itong pumapagaspas. Yung bang isa-isa silang umalis. Hindi ko na lang iyon pinansin. Gawa na. Pinapawisan na ako kahit sobrang lamig na ng lugar. Tumayo ako at saka umihi. Pagkatapos ay uminom ako. Bahagya akong sumilip sa labas sa pagitan ng siwang ng mga kawayan. Medyo bilog na pala yung buwan noong mga panahon na yon. Pagbalik ko sa paghiga, hinahanap ko pa rin yung anto ko. Ewan ko ba kung ba't ganon. Medyo napagod naman ako sa biyahe, pero di talaga ako makatulog. Mga ilang oras ang lumipas. Biglang umingay sa labas. Sa tingin ko, nagsibalikan na yung mga lumabas kanina o umalis. Nakarinig ako na may umiiyak na sanggol. Tapos nagkagulo sila sa kusina. Parang may hinahanap sila kung anong gamit. Ilang sandali lang nang narinig kong parang may nagtataga. Sa curiosidad ko, tinangka kong silipin ang labas. Subalit pinigilan ako ni Sandra. Mahigpit akong niyakap nito. Hanggang parang may naghahasa ng itak at kalaunan. Dalawa na yung nagtataga. Yung iyak ng sanggol, hindi ko na narinig. Pagkatapos ng pagtaga, ay tumahimik ang paligid. At kasunod nun, para na silang nagkakainan. Yung kain nila, takam na takam at sobrang sarap na sarap. Nung sinabi ko kay Sandra na iihi muna ako
Agad naman niya akong binatawan. Pero ang maling nagawa ko lang, sana hindi ko na naisip yon. Kasi pagkatapos kong umihi, sinilip ko yung siwang ulit ng mga kawayan. At kitang-kita ko ang pamilya nila na nilantakan yung mga karne ng tao. Kasabay nun, sabay-sabay silang nagtinginan kung saan ako nandoon. Lumapit ang isa sa mga kapatid ni Sandra na lalaki. Sa isang itlap lang, sumulpot ito sa harapan ko. Sabay dinakot yung mukha ko at hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na yon. Medyo nakalmot ako nito sa dibdib at parang gusto akong saktan nito. Pero inawat ito ng mga magulang ni Sandra. Naririnig ko pa nga sila na huwag mo nang patusin yan. Bisita natin yan. Hindi yan magsusumbong. Hindi na yan babalik rito. Hindi niya alam ang lugar na to. Makawalan mo siya. Ilan lamang iyon sa mga narinig ko mula sa mga bibig nila, hanggang sa narinig ko si Sandra na sumigaw ito at umiyak. Pagkatapos nun, nakalanghap ko ng napakabahong amoy hanggang sa nawalan ako ng malay. Kinabukasan, nagising ako. Sa sala na ako nakahiga. Akala ko panaginip lang iyon. Pero pagising ko, nakaramdam ako ng hapdi sa katawan. Yun pala, totoo pala ang nangyari kagabi. Hindi ko na nagkwento pa sa kanila. Pinagkapi agad ako ni Sandra. Pagkatapos nun ay pinauwi na agad ako. At hindi na ako pinakain pa. Bago kulisanin ang bahay, may inabot sa akin ang papa ni Sandra. Karni iyon. Masarap daw iyon at special sa kanila. Inabot ko naman ito bilang pagrespeto. Inatid ako ni Sandra hanggang sasakay ng mga tricycle. Magtatanghali na nun, nakauwi na ako sa amin. Tinignan ko yung pinadala ng tatay niya. Ito pala ay tapang baka. Tungtuwa pa nga sila mama nun kasi may dala daw akong napaka-espesyal na ulam. Pero nung kwento ko sa kanya ang nangyari sa akin at tungkol sa pamilya ni Sandra, agad silang nagduda ito. Buti na lang may kakilala kaming Bisaya na tagalite. Kung hindi ako nagkakamali, taga-Burawin siya. Ewan ko kung saan iyon sa Lete. Basta naririnig ko lang na taga-Burawin daw ito. Siya nagpresenta sa amin na patakan ko daw ng kalamansi ang nasabing tapa. Hindi ko naman ito lubos na maintindihan. Pero sinunod na lamang namin ito. Kasi nga, nagdududa na ang pamilya ko sa pamilya nila Sandra. Pinatakan namin ito. Pagkatapos mapatakan, agad-agaran. Bumubula-bula ito. Yung karni niya, mabubulok pa lang. Pero ang nakakapagtaka lang, para itong balat ng tao. Kasi may puso dito ng tao. At yung mga laman-laman nito, hindi siya ordinaryong balahibo, kundi balahibo ng tao, yung bangkunti lang. Kasi kung tapa yon, hindi yon magiging balat. Laman lang sana iyon ng baka o anuman. Pero ang kasong ito ay hindi siya talaga totoong karne. Nandiri ako noon at nangilabot. Sa sobrang pangilabot ko pa nga ay, umalis muna ako ng ilang taon sa Marikina at nanirahan ako sa New Manila o sa Quezon City
Hanggang dito na lang po. Salamat po sa lahat ng mga nakikinig. John Paul po, ng Marikina.